Eksklusibo na kapanayam ng News 5, ang pamilya ng ika-apat na Pilipinong namatay sa gitna ng gera ng Israel at ng Hamas. Ang panawagan nila, maiuwi na ang labi ng OFW sa lalong madaling panahon. Nasa frontline balitang yan si Rinel Pawit. Mismong si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang nagkumpirma sa ika-apat na Pilipinong namatay sa gyera ng Israel at Hamas. Nakilala ang biktima dahil sa fingerprint test. Siya si Grace Cabrera, 44 na taong gulang, tubong Iloilo. Eksklusibong nakausap ng News 5 ang ina at kapatid ni Grace. I-announce na lang para madali. Para madali lang. Kasi nandito pa kami sa probinsya. Pwede ba gusto ko yung madali na pauwiin. Gusto ko mapauwi ng mabilis yung kapatid ko. At para makapunta din kami dyan sa Pampanga. Si Grace Rao ang breadwinner ng kanilang pamilya. Mabait siya, tapos matulungin. Ang lahat ng, kumbaga hindi niya iniisip yung sarili niya, iniisip niya yung mga kapatid niya, yung mapaaral, alam mo yung pamangkin niya, no, mga anak ko, gusto niya paaralin sa nursing. Sa Pampanga nila, ipadederecho ang labi ni Grace kung saan nakatira ang kanyang mister na si Domingo. Hindi na humarap sa kamera si Domingo pero ibinahagi niya sa amin ang kopya ng huli nilang pag-uusap ni Grace. Tanging ang nasabi lang ni Grace sa mister ay takot na siya at nangangamba sa kanilang buhay. Nasa bomb shelter siya noon kasama ang alaga niyang Israeli. Sa ngayon, wala pa raw abiso ang DFA kung paano maiuwi ang labi ni Grace. Inihahanda na ng OWA ang ibibigay sa kanilang tulong pinansyal. Gaya ng pamilya ni Grace, nananawagan din ang ina ng nasawing Pinay caregiver na si Angeline Aguirre. Kulang pong kagiginan ko yung maiuwihan kayo ng anak ko. Kasama si Angeline sa unang tatlong Pilipinong napaulat na napatay sa gyera. Nagpaabot na rin ang financial assistance ang kamara sa pamilyang naulila ni Angeline. Sa Cadiz City naman, sa Negros Occidental, nakahanda na ang pagbuburulan ng Pinay OFW na si Loretta Alacre Villarin. Siya ang Pinay na napatay ng Hamas sa gitna ng music festival. Wala pa rin impormasyon kung kailan maiuwi sa bansa ang kanyang labi. Bukod sa mga bangkay ng biktima, wala ring tiyak kung kailan marerepatriate ang nasa 78 Pinoy na stranded pa rin sa Gaza Strip. Hindi pa rin kasi binubuksan ang Rafah crossing para makatawid sa border patungong Egypt ang mga lumilikas. Pero sabi ng ating Department of Foreign Affairs, baka buksan na ito bukas. It could be possible by the end of today, Israel time, or tomorrow, meron ng opening. Because the Israelis have always said, be ready at any time because it could be at any day. And when it's open, it's not a permanent, it will not be a permanent opening. It could be for a window, maybe 12 hours, 24 hours. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Ed Linggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.